Hello guys and welcome to Tech Reviews PH. And ating video for today is all about TP-Link AC1300 T3U Mini Wireless USB MU-MIMO Adapter. So in this video, magkakaroon tayo ng product unboxing, overview, installation, and then basic performance check. Ang TP-Link T3U ay isang USB adapter na nagwo-work for both Windows and Mac. So madali na siyang i-set up. Ang gagawin lang natin na i-coconnect lang siya sa isang USB port. And kung Windows 10 ang gamit nyo, i-auto-install na nyo yung adapter. So, sa-select nyo na lang yung network and then okay na. Another feature ni TP-Link T3U ay yung mini design niya. So, napakaliit lang niya. And napaka-handy if in case kailangan mong dalhin kung saan-saan. So, capable rin siya na makumonect sa dual band. Yung isa ay 5 GHz with a maximum of 867 Mbps and 2.4 GHz naman with a maximum of 400 Mbps. USB 3.0 rin siya, so which means na okay siya for streaming and gaming. Ang pinaka-importante sa akin is kaya niya mag-support ng MU-MIMO connections. So, ano ba itong MU-MIMO connection na ito at bakit ito importante? MU-MIMO, also known as Next Gen AC or AC Wave 2, stands for Multi-User, Multiple Input, Multiple Output. So, ito yung capability ng isang router na makapag-communicate or sabat iba't ibang devices ng sabay-sabay. So, usually kasi, pag ang router nyo is sumimo lang or single user lang, ang ginagawa nito ay kaya lang niyang mag-accommodate ng one connection per device. Hindi niya kaya yung sabay-sabay. Kumbaga, kung may mga ibang device sa network mo, kailangan muna nila maghintay hanggang matapos yung pag-uusap ng router mo sa kanong naunang device. Okay lang to kung inan lang yung device sa network mo, mga dalawa o tatlo. Pero habang dumadami yung mga devices mo, mas marami yung naghihintay. So kung mapapansin mo, medyo bumabagal yung network mo pag more than 7 or 8 na yung devices na connected dun sa network mo. Lalo na kung may mga TV ka na nagamit ng Netflix or madalas yung streaming. So, ito mismo yung naranasan ko nung nagkaroon ako ng dalawang streaming TV dito sa bahay namin. Talagang gumagapang yung connection at may mga times na nagre-reset talaga yung modem. Talagang nadi-disconnect lahat. Kasi ang gamit ko noon is yung ISP-provided na router lang. So, to take advantage of yung upgrade ko, which is nagpalit ako ng isang, naglagay ako ng isang MU-MIMO capable router na bala kong i-pair dito sa adapter na ito. So talaga nakita ko yung difference. Okay, so let's go now to the unboxing part of this video.